dito naman ako ngayon sa ibabaw ng crane. May ayusin ako dito. Medyo nakakahinga ang pag-akyat. Taas na kasi. Magkagawa na naman tayo ng video about dito sa Towercrane. Sa mga bago pa lang, please subscribe to my channel. Like and share. At pindutin po ninyo yung notification bell para ma-update ko po kayo sa mga bagong video na gagawin ko. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Papakita ko sa inyo kung ano ba ang nasa loob ng tower rating cab na tinatawag. Itong tower crane na ito, T-type to. Ayan, ang kanyang mga control. Itong power on button. Emergency push button. Ito naman sa bypass. Ito yung kumokontrol sa slewing, yung pag-ikot ng crane, left or right. At dito naman yung trolley, trolley out. May mga speed din yan, kung gusto nyo mabagal, mabilis, trolley in. At ito naman ang control ng hoisting. Hoisting up. Yung hook na yan, makikita nyo yung hook na yan. Ito ang kinokontrol nun. At hoisting down. Down. Up, down. So, dito nakaupo ang operator. Ang operate. Ganito kasimple lang ang trabaho dito. Pero, mahirap din. Yan, nakikita nyo. Itong building na ito, patapos na, malapit na rin itong bakasin. Ito naman yung panel na slewing at trolley. Yan. Dito, ito yung mga inaayos ko sa electrical kasi ko. Technician ako ng tower crane. Mamaya, magpapalit ako ng contactor doon sa taas. Malaking contactor yon para sa hoisting. Okay guys, stay tuned lang kayo sa channel ko. Marami pa akong ipapakita sa inyo. Ito ang view dito sa, dito nga pala ito sa Bonifacio Global City Skywalker Project sa. Yan, nakikita nyo, nandito ako sa ibabaw ng crane. Yan, ito na yung kalsada. Medyo makakalula kung di ka pasanay. Ayan yung basketball court. Malapit na rin gibain yan matapos ang kontrata at tatayuan na rin ang mga building yan. Yung mga parking lot na yan, wala rin ligtas yan, magiging building na rin yan soon. Yan, kita nyo yung view ng Bonifacio Global City. Dating kampo lang ng mga sundalo, pero ngayon puro building na. Ganyan kalupit ang pagde-develop ng mga lugar dito sa Pilipinas. Susunod, halos wala na tayong makikita ang mabababang ang control panel ng hoisting o yung nagbubuhat na motor dito sa tower crane. Ito yan. Ayan ang electrical niya. Ngayon, nagkaroon ng problema kasi wala siyang low speed. Nahirapan yung operator mag-control. Dito, merong contact ng contactor na sunog na. Ayan. Kita ko sa inyo. Ayan. Medyo pangit na yung contact. Yun, nakikita nyo. Sunog na siya. Malalaking contactors to eh. Bali, dalawa sila. Bali, tingnan. Dito, ito yung pinakabitan ng lahat ng connection ng hoisting motor. Ito naman yung resistor niya. Ang trabaho niyan ay bigyan siya ng low speed, ng speed
yung motor. Kasi hindi pwedeng high speed agad. Mabibigla, mahirapan. Mahirapan yung motor tumakbo. Ito naman yung Holstein motor niya. Dalawa yan. Isang PB, itong nasa taas. At yung nasa baba naman, GB. GB motors. Hindi yan sila sabay gumana. Kapag gumagana yung sa taas, ang trabaho ng nasa baba, AD current siya. Kapag gumana naman yung sa baba, ang trabaho ng taas, siya naman ang maging AD current. Yung AD current, yan yung tumutulong din para magkaroon ng speed ang motor. Magkaroon ng low speed. Ito lang kabuuan niya. Ang kabuuan ng motor. Kabuuan. Ito yung drum niya. Andyan yung kable. Nakaspool lahat ng kable dito. Pag bumababa yung motor, yung takbo niya pag pababa, siyempre nauubos yung kable. Pag kataas naman, bumabalik. Ayan. Nasa normal position siya. Ayan yung mga counterweights dito sa tower crane. Counterweights niya. Kasi hindi pwedeng walang counterweights ang mga tower crane. Maaring mabuwal yan. Walang makokontrol pag may load. Walang magbabalanse. Kumbaga, balance siya. Ayan naman, dami ng mga building na natapos din. Itong kabilang ito, katatapos lang nito. Kababaklas lang namin ang tower crane dyan. Ayan, wala na. Itong tinatayuan ko ngayong crane, buwan na lang din ang binibilang ito. O araw na lang, tatanggalin na rin ito. Ayan. Yung isa sa amin din yan, bagong project pa lang yan, hindi pa gano'ng kataas. Ha? Kaya matagal-tagal pa ang baklasa siya. Ayan. Kita nyo naman ha. Doon may mga bahay-bahay pa. Siguro, pagdating ng araw, mabibili na rin ng bilyonaryo yung tao sa Pilipinas itong lugar na yan. Yung building na rin yan. Mauubos na yung mga bahay-bahay dyan na lalo pag squatter. Ubus na yan. Tatayuan na ng mga building siguro yan. Guys, binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano bang makikita natin dito sa ibabaw. Hinihintay ko lang yung contactors para mapalitan ko yung dalawang nasira. Turo ko uli kayo. Kaya naman yung boom. Ang crane kasi may tinatawag na T-type. Ito T-type to. Yan ang kadiretso o hammer type. Meron pa nga mga topless. At meron din namang mga lapping. Yung lapping, ayun, nakikita nyo yung anong yan, crane na yan, nakatayo dyan. Yan. Hindi natin masyado maninag eh. Yan mga crane na yon na nag ang movement niya up down, yung boom. Yan ang mga lapping type. At nandito din tayo sa ibaba, tingnan natin. Medyo nakakalula pag di ka sanay. Pag sanay ka na, ano na lang, easy-easy na lang sa'yo doon ang lula na yan. Guys, lalo na sa mga nagbabalak na magtrabaho sa ganitong field, sa tower crane, makita nyo naman kung ano ang buhay dito, kung ano ang trabaho dito. Mahirap na masarap, lalo na yung pag-aayos na yan. Manual type to, hindi pa ito yung inverter type. Kasi sa inverter type, konti na lang ang pyesa. Tsaka medyo hindi ka na gaanong mahirapan mag-repair kasi sinasabi na ng computer kung ano ang sira. Pero itong manual type, hahanapin mo talaga
babaybayin mo talaga yung bawat pyesa, bawat linya. Talagang sasakit ang ulo mo sa paghahanap ng sira. Okay guys, buklasin nyo lang kung ano pang mga pwedeng malaman dito sa Towercrane. Sa mga susunod kong video, marami pa akong ipapakita sa inyo. Mag-subscribe lang kayo sa channel ko. At pindutin nyo ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na gagawin ko. Especially sa Towercrane. Ayan guys, ikita nyo, tinatanggal ko na yung mga nut. Kasi nga, papalitan ko na yan. Maya-maya lang, darating na yung bago na pampalit. Aayusin ko na yan. Papalitan na yan. Sa ngayon, babaklasin ko muna to. Tapos pag napalitan ko na mamaya ng bago, tingnan natin yung operation niya. Kung magbabalik na ba sa normal. Okay guys, stay tuned lang. Yan ang yung mga sira na binaklas ko dito. Yan, wala na. Makikita nyo, baklas na. Ito naman ang kapalit dito. Ito na, bago na siya. Bagong-bago na guys. Kaya kakabit natin. Ayos talaga to si Robert ah. Gaano na sa ano ah. Ito na yung bagong kabit. Bagong-bago. Yan, dalawa yan sila. Testing na lang kung okay siya ang takbo. Okay guys, itong contactor na ito, parehas lang to ng mga relay na maliliit. Pag na-energize yung coil, papalo lang yan, mamamagnet. Yan lang ang trabaho niyan. Yung contact dito, itutuloy niya dun sa kapila. Mag-video dito! Pag na-energize yung coil, pag na-supply yan, switch lang ang trabaho niya. Malaki o maliit na contactor o relay, pare-pareho ng function. Pag na-energize, magsuswitch. Yung normally on, open, magiging close. Yung normally close, magiging open. Okay guys. Sana may natutunan kayo, kahit konti, kahit paano, nagkaroon kayo ng idea. Magana na yung tray natin. Kaya na, balik na sa normal ang takbo niya. Ayan, papunction na ng maigi ang mga contactors niya. Ito naman ang motor niya. Gumagana na ng maayos. Kasi nung una, high speed agad. Hindi makontrol yung speed. Pero ngayon, back to normal na. Ibig sabihin, successful ang ginawa nating pagre-repair. Guys, sana may natutunan kayo. Ayun, yung poging operator ko. Yan ang piloto. Piloto dito sa Towercrane ito. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video kong ito. At abangan nyo pa yung mga susunod kong video dahil marami pa akong gagawing video about sa Towercrane. See you guys!